Mga garden, no? Ayan. Ganyan po karami sila. Ibabalik po natin para sa susunod. Dadami yan. I-update ko po kayo kasi dito. Please like and subscribe. Click the bell. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kagarden. Shout out po sa inyo at maraming salamat po sa lahat po ng nag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Ang i-share ko po ngayon sa inyo ulit ay yung pagha-harvest ng bulate dito sa aking vermi composting. Dito meron po akong dalawang crate dito. Ito hindi ko po muna harvestin kasi para dito ko ilagay yung mga ibang bulate na ma-harvest ko dito. Meron po akong lalagyan para mamaya makikita po natin yung mga bulate kung gaano kadami yung aking ma-harvest. Napaka-importante yung paglalagyan po natin ng ating ma-harvest na vermicomposting. Dahil alam nyo ba mga garden na kahit hindi pa masyadong nakain ng bulate ito, ay mas maganda yung ganito kasi buhaghag, ihalo nyo po sa lupa. Mas maganda na yung vermicompost nyo ay hindi pa totally na bulok kasi mas maganda na kapag nandun po sa lupa ay habang nabubulok po yung vermicompost ay mas magandang mapapakinabangan ng ating halaman. Kasi kapag malakas ang ulan, ganyan, hindi po basta-basta na didilute yung kanyang sustansya. Kung takot po kayo sa bulate, gumamit po kayo ng gloves. Pero ako, sanay naman na ako humawak ng bulate. Yan, hindi naman po ako natatakot. Kaya okay lang na magkamay. Ayan, hindi naman po masama na magkamay. Ayan, pag kumain naman tayo, naghuhugas tayo. Ayan. Yung mga nadidiri, ayan, gumamit po ng gloves para hindi madumihan yung kamay. Ayan. Tapos ang gagawin po natin ay bubungkalin lang po natin dito. Mas maganda yung vermicompost nyo, huwag nyong babasain para madali pong mag-harvest. Ayan. Dito lang natin ilagay yung ating ma-harvest dito sa sako. Dito sa ibabaw, gaganyanin nyo lang po siya. Ayan. Tapos ilalagay po. Kasi yung mga bulate, habang ginagalaw nyo po yung lupa, lumulubog po sila. Ayan. Pupulutin nyo po isa-isa as maglagay po kayo ng konting lupa. Ayan. Para hindi po sila tumakas. Kasi tumatakas mga yan pagka nasisilaw po sila sa liwanag. Kapag naliliwanagan po sila, ayan. Umiilalim. Umiilalim po yung mga bulate. Ito yung tawag dito, ano mga garden, manual harvesting. Kapag ka gusto nyo pong mas mabilis na ma-harvest, ganito na. Pero kapag ka, ayaw nyo na mahawakan yung bulate, meron po akong video. Ilalagay ko po yung link mula 1 hanggang 6. 6 yung ano ko yung video ko nito, yung from start hanggang lahat ng process
kung paano ko siya hinaharvest, yung aking mga bulate. Alam nyo ba mga garden, ito minsan kapag napapabayaan ko, namamatay po sila kapag hindi po natin pinapakain ng bago. Saka ang kalaban po natin dito, yung ano, yung centipede. Yan yung centipede mga garden. Yung kalaban po natin. Ayan po yung mga bulate mga kagarden. Pag makikita nyo po na ganito, pag malalim na, mas lalo silang lalabas. Ayan po yung tsura niya. Ang papayat po nila, kasi kapag hindi nyo po nilagyan ng pagkain, kasi napapabayaan ko ito eh. Ayan o, ayan yung kalaban natin. Ito. Saan na? Yung centipede, yun po yung kalaban po natin. Ayan, para mabilis lang po siyang ma-harvest. Pipiliin nyo po yung mga bulate. Ayan. Kailangan dalawang kamay. Mabilis. Tapos sa susunod mga kagarden, itong naharbesan po natin, babalikan po natin kasi meron yung mga bulate na maliliit, naiiwan po sila, lalaki pa yun, mga lalaki pa po sila. Kapag ang bulate, napapabayaan po natin, namamatay. Pero kapag maganda po yung pinakain nyo, lalo ng pagka meron po kayong animal manure, mas maganda po yun. Kasi nagdodoble po ang dami ng bulate. Ayan. Ito po yung ayan, kung makikita nyo po, meron po akong itinira na ganito kakapal na natira. Ito, ibabalik po natin. Kung makikita nyo mga garden, oh. Ayan. Ganyan po karami sila. Ibabalik po natin para sa susunod. Dadami yan. I-update ko po kayo kasi dito para tumaba sila kasi dito hindi na po ako kasi naglalagay ng kanilang pagkain. Ito po yung aking tinatad. Ayan. Na katawan ng saging. Yung katawan ng saging, nasa sa inyo kasi kung ano yung ipinakain nyo, yun po yung makukuha na sustansya dito sa ating vermicomposting. Yung katawan ng saging ay malamig, hindi po yan umiinit. Hindi po umiinit yan. Kasi mayaman ito sa potassium, saka phosphorus. Ilalagay nyo po ng ganyan. Ayan. Tapos itong
Kakawate. Mayaman ito sa nitrogen. Yan, galing sa farm ni Thea. Tapos meron akong ano dito, yung mga dahon na tuyo, yung mga nakukuha ko lang sa paligid. Yan, ilagay niyo po ng ganyan. Siya po yung mag-absorb ng tubig. Ganyan. Tapos dito, kukuha po tayo ng konting na bulok na dito sa kabila. Yan. Tapos napaka-importante po yung paglalagay ng tubig. Kasi kapag yung tubig ay meron siyang konting moisture para mabilis ma-decompose. Konti lang. Tapos, maglalagay ulit tayo ng banana. Ayan, banana. Ito yung mga papaya. Ito, kahit hindi na gupitin ito kasi mabilis naman itong mabulok. Pero kung gusto nyong, kapag gusto nyo pong gupitin, mas maganda kung mas maliliit talaga para mas mabilis po siyang mabulok. Tapos lagyan ulit ng konting lupa dito. Ito po yung malapit na pong i-harvest. Kasi siya yung tutulong para mabilis ma-decompose yung ating mga eco-compose. Tapos maglagay ulit po tayo ng dahon na napupulot lang din sa paligid. Tapos ito yung katawan ng saging. Ayan. Yung katawan ng saging, mga garden, napakayaman po yan sa potassium. Saka ito, ito po yung kangkong. Yung kangkong na pinag galing sa kusina. Chop nyo lang po ng maliliit. Yung kangkong, meron po siyang kakayahan na mabilis magpaugat. Kasi yung kangkong kahit ano. Ayan. Mabilis magpaugat po yung kangkong. Yun po yung ating Tapos maglalagay ulit tayo ng konti dito sa kakunting tuyo. Balance lang po mga garden para mabilis po siyang ma-decompose. Tapos sa susunod, balikan po natin, haluin po natin every week. Tapos lagyan po ulit natin ng konting lupa. Huwag po masyadong maglagay ng color green kasi umiinit po yun. Madali pong kapag uminit po yung i-compost po natin ay mamamatay po yung mga bulate natin. Yan ang mga bulate. Ayan. Tapos ilalagay po natin ito dito sa pinakailalim. Ayan. Ito yung pangibabaw. Para sa susunod, kasi ito, idadry na po natin para ma-harvest po natin yung mga bulate. Tapos ito, pwede na po natin itong pang pataba sa ating mga halaman. Ito na po yung na-harvest po natin. Ayan. Ayan po mga garden, sana po ay meron kayong konting natutunan. Maraming salamat sa inyong panonood. Paki-like and share po mga garden at huwag pong kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat sa inyong panonood. Saka ito, ilagay nyo po sa nasisilungan yung dapat hindi po na uulanan kasi yung bulate natin pag naulanan, tumatakas po sila. Tapos itong natin, nahirapan po siyang mabulok. Hindi po maganda yung pagkabulok niya kapag naulanan. Saka yung katas niya na tatapon, sayang yun kasi yun yung kailangan ng ating halaman, yung vermicompost tea. Napakayaman po yun sa, napakasustansya po yun para pangdilig po natin sa ating halaman. Ilalagay ko po yung link sa description kung paano gamitin yung vermicompost tea na pangdilig sa ating halaman. Ayan, maraming salamat mga garden. Bye-bye!